Hey, what's up guys? This is Ryan Adenshal and boy, thank you so much for being here. In this video, we're not going to review something. We're not going to unbox a product. Hindi ito tutorial ng kahit ano. Dahil sa video na to, mag-uusap tayo ng masinsinan. This video is for our young and aspiring filmmakers. Iisa-isahin lang natin at kahit papano, susolusyonan lang natin yung mga problema ng mga young and aspiring filmmakers natin nowadays. Doon sa nakaraang video ko na 10 things young filmmakers need to keep in mind, tinakal natin doon yung mga technical aspect na problems ng mga young and aspiring filmmakers. This time naman, pag-uusapan natin yung mga problema ng young filmmakers natin in a more personal approach. Bakit? Kasi I keep on receiving messages from you young filmmakers, lalong-lalo na sa Facebook and Instagram, na humihingi ng tips, humihingi ng advice, humihingi ng opinions, and marami pang iba. And thank you, na-appreciate ko yung mga messages na yan and yung mga tanong nyo na yan, kasi yun naman talaga yung aim or yung layunin nitong YouTube channel ko na to, to help young and aspiring filmmakers to create more films and enjoy the process. Yun naman talaga eh. Pero sa dami na nagtatanong sa akin, madalas nag-e-end up lang sa sermon. Well, hindi naman yung sermon na tipong galit ako. Medyo mahinahon naman, so huwag kayong matakot. Baka matakot na kayo magtanong sa akin next time eh. Medyo mahinahon naman ako manermon. Bakit ako nanermon? Kasi sa dami ng mga nakakausap kong young filmmakers ngayon, kadalasan, iisang set lang ng mga problems ang pinoproblema nila. Ano-ano yung mga yan? Ito, isa-isay natin. Problem number one. Young and aspiring filmmakers nowadays think that filmmaking is all about gears. Uulitin ko lang yung mga nasabi ko dun sa isa kong video na filmmaking is not just about the gears. Don't hate me for saying this, pero nakakarindi na. Most of the guys kasi na nabigyan ko ng tips and opinions ay nag-e-end up lang sa mga salitang to. Kaya ko sana yan, kaso hindi kaya ng camera ko yung 4K. Kaya ko sana yan, kaso ang bagal ng laptop ko. Sabi sana kung kaya ng camera ko yung 120 frames para super slow motion. Sarap sanang gawin yan, kaso wala akong Adobe Premiere. Perfect sana if naka-Moza Air Cross 2 ako. Champion sana tong film ko if may aerial shots ako. Diyos ko po! Ito sasabihin ko sa inyo. Do not limit yourself to do filmmaking dahil lang wala kang magaganda o high-end na gamit. If hindi kaya ng camera mo yung 4K resolution at yung 120 frames per second, don't push it. Think of something simple. Yung tipong makakapagkwento ka and at the same time, maayos o disente yung pagkakagawa. Kasi sa kakapangarap mo dyan sa mga high-end na gamit niyan, ma-frustrate ka lang. Use what you have. Pakinabangan mo kung ano ang available. Okay, let me get this straight. I'm not saying na hindi mahalaga ang gear. Kasi let's be honest, in filmmaking, gear is a necessity. Kailangan mo ng camera para mag-shoot. Kailangan mo ng makina or editing machine para makapag-edit. Of course, mahalaga ang gears. Pero hindi mahalaga kung anong klaseng gear ang meron ka. Gets? Natural, kung wala kang camera, makakapag-shoot ka ba? Malamang hindi. Pero ang point ko lang dito is, mahalaga ba na high-end yung equipment mo? Ang sagot ko dyan ay hindi. You only need a camera that shoots decent footages. A camera that's good enough to capture a scene. Yung tipong kamerang kayang bumasa kung ano ba to o yan. Camera phone nga, kaya na eh. You need a camera that records a video. Yun naman yung pinaka-basic na function ng camera. Hindi mo kailangan ng 100,000 pesos na camera. Hindi mo rin kailangan ng, baba natin, 50K pesos na camera. No, hindi mo kailangan yun. Lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pagdating naman sa editing machine, kailangan mo lang syempre yung matinong makina. Yung kayang i-edit yung footages ng kamerang meron ka. Kaya advice ko sa'yo, kung hindi ganon kalakas ang camera mo, okay lang na magkaroon ka ng makinang pang-edit na hindi rin ganon kalakas. Yung sakto lang. Yung magko-compensate lang sila sa isa't isa. In short, hindi mo kailangan ng mamahaling equipment, lalong-lalo na kung hindi mo kayang bilhin. Bakit? Kasi it will only frustrate you. At sa frustration na yan, manghihina ang drive mo, tol. Matutuyo ang creative juices mo. Worst case, mamatay ang passion mo. Gusto mo ba yun? At dyan sa limitations na yan, dyan pumapasok yung pangalawang problema ng young and aspiring filmmakers natin nowadays. Problem number two. Ayaw gumastos. O hindi kayang gumastos. Kuya Ryan, ano ba magandang editing software na parang Premiere Pro pero free lang?
walang ganun. Ito isang tip guys ha, isang teorya ko na natutunan ko along the way habang nag-filmmaking ako at kahit sa anong aspeto ng buhay. Sana baunin nyo rin to. In order to earn, you have to spend. Like sa pera. In order for you to earn money, you have to spend money. Yan kasi ang hirap sa mga young filmmakers natin. Ayaw nyong gumastos. Of course, kung gusto mo ng high-end o magandang editing software, kailangan mo siyang bilhin. And I don't recommend na gumamit kayo ng piratang editing softwares. Kasi hindi yun maganda sa industriya natin. Imagine ganito, sikat ka ng filmmaker, nakagawa ka ng napakagandang pelikula, isang masterpiece, pinaglaanan mo ng oras at panahon at pagod lahat, dugot pawis, pero pinanood lang ng viewers mo dahil pinirata nila to. Ang sakit, di ba? So I don't recommend using pirated editing software. Pwede naman kayong gumamit ng mga free editing softwares eh. May watermark nga lang, pero that's only for now. Pagtiyagaan nyo muna. Kung gusto mong maalis yung watermark sa editing software na yan, edi bilhin mo. Ganon kasimple yun. Sa panahon ngayon, bibihira na yung libre. Pero dyan sa bihira na yan, hindi kasama yung mga editing softwares na malulupit dyan. Yes, I know, maraming magic o paraan kung paano mag-install ng mga softwares na yan ang hindi ka gumagastos. But, makonsensya ka na lang dyan sa mga gumawa niyang softwares na yan. Medyo sinabotahe mo yung kabuhayan nila dahil hindi ka nagbayad sa mga pinaghirapan nilang bagay. Anyway, balik tayo sa gastos topic. Of course, if you want your film to look like the ones you watched online, you have to spend money. Kasi yung mga gumawa niyan, yung mga filmmakers na gumawa niyan mga napanood mo online, they spent their money on equipment and production. Ako, may camera cost me a lot of money. So may options akong gamitin yung ibang features niya just to enhance my storytelling. Pati ang Adobe apps ko, Premiere, After Effects, Lightroom at kung ano-ano pa, binabayaran ko yan monthly yung subscription niyan. Gumagastos ako para magamit ko sila. And hindi ako nagsisising gawin yun. Kasi una sa lahat, bumabalik naman yung income ko pag gumagawa ako ng project. Pero I understand na not everybody has the same scenario kagaya nung akin. Kasi young filmmakers nowadays, of course, may mga estudyante dyan, mga wala pang trabaho, mga nagahabi lang. Of course, naiintindihan ko, wala kayong pambili. But I want you to understand na in order for you to create such films na gusto nyong gayahin o gusto nyong matutunang gawin, you have to spend money. Ang solusyon dyan is of course to save, ipon-ipon muna, then while doing that, practice mo kung anong merong available ka, practice mo yung skill mo ng editing, practice mo yung basics ng filmmaking, then eventually, pagdating mo doon at may pambili ka na, and then pwede ka na mag-splurge sa lahat ng gusto mong gawin. Just wait for the right time. Dyan naman pumapasok yung sunod na problema sa mga young filmmakers natin nowadays. Problem number 3, nagmamadali. Most of the young filmmakers nowadays, gusto na nilang gawin yung mga ginagawa ni Miko Teotangco, yung mga ginagawa ni Daniel Schiffer, yung mga ginagawa ni Peter McKinnon. It's not that easy. It took time for them to do those things. Hindi naman porket nag-tutorial na si Miko Teotangco ng transitions, eh gagayahin mo na. Of course, there's nothing wrong sa paggaya sa ginawa ni Miko dahil tutorial nga naman. Eh ang kaso nga, wala ka pang capability para gawin yun. So, kapipilit mong gawin yun, ma-frustrate ka pa rin. Learning filmmaking is a process. And part of that process is being broke. Part ng proseso yung wala kang gamit. Part ng proseso yung wala kang alam gawin. That's why you are included sa category na young and aspiring filmmaker. You are an aspirant, a beginner, a rookie, a newbie. Yung mga idol mo, galing din yan kung nasan ka ngayon. Walang gamit, walang magandang camera, walang magandang pang-edit, walang gimbal, walang drone. Galing din sila dyan. Mga professionals started with nothing. Of course, exemption na lang yung mga pinanganak na, alam mo na, may mga pambili na ng mga ganyang gamit. Siyempre, anytime na gusto nilang bumili ng ganong klaseng gamit, mabibili nila. Parte ng proseso ng filmmaking ang pagiging wala. They all suffered, they all persevered, and they all triumphed. Hindi sila nagpadala sa mga frustrations and limitations nila. Ginamit nila yung skills and yung drive nila to do these kinds of things para maabot nila kung nasan sila ngayon. Hindi sila nagmadali. Step by step, natuto sila along the way and then eventually, nagtagumpay sila sa field nila. Dapat ganun ka rin mag-isip. Don't rush yourself. Now, let me show you something. See how bad that looks like? Me and my classmates did this when we were college students pa. It was a school project.
competition yan sa block namin kung sino makakakuha ng uno. I was using ULEED Video Studio that time. Free yun. Kasi wala din naman akong pambili ng mamahaling software. 120 pesos nga lang ang baon ko nun. Buong araw na yun. We were using a Sony Handycam that time that is only able to shoot SD footages. That's 720x480. Pero back then, meron ng Canon DSLRs na mamahalin. At yun ang gamit ng mga kalaban namin. The result? We won. First place. Uno. Kasi, nanggaling din ako sa kung nasaan kayo ngayon. Dun sa mga namomroblema, nanggaling din ako dyan. Nagkaroon din ako ng ubod ng bagal na computer. Yung tipong nagka-crash habang nag-e-edit. Lalo na kapag nagre-render na. Nagkaroon din ako ng super duper sagwang camera na walang 1080p resolution at walang slow motion capabilities. Wala pang drones and gimbals noon, but we were able to tell stories. Swerte nga kayo mga filmmakers ngayon kasi digital age na eh. Kami noon nagpapadigitize pa kami ng mini DV tapes dyan sa may Glorieta para lang mapunta sa computer yung mga footages namin. Kayo, SD card. Kami, galing mini DV tape. Tape. Kayo SD card. Salpak na lang sa computer and then import, yun na yun. And yet, na-frustrate pa rin kayo. Yung mga gamit ko noon ay sapat na para magkwento ng istorya. Nagtyaga ako at nagbilang ng mga taon para mapuntahan ko kung nasan ako ngayon. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin sa akin, nasasabi mo lang yan kasi may magagandang equipment ka. No. Kasi before all this, there was only this. Hindi ako nagpadala sa mga frustrations ko dahil in-enjoy ko yung proseso. At dahil nabanggit ko na rin yan, ito na ang ika-apat na problema ng mga young and aspiring filmmakers ngayon. Problem number 4, not enjoying the process. Kung nasaan ka man ngayon sa filmmaking, nasa estado ka na down ka, wala kang gamit, or nandun ka sa estado na nakakagamit ka na, nagtatagumpay ka na, you should enjoy that stage. You should enjoy the process. Dapat nag-enjoy ka. Dapat napapasaya ka niyan. Hindi ka dapat ma-frustrate sa mga limitations mo. Use your current situation to fuel your drive and your passion. Uulitin ko, part ng process ang pagiging wala. Tandaan mo na sa filmmaking, it should be the skill over the gear. Kasi in filmmaking, it's all about sending the message across. Because in filmmaking, story is king. Ayan, nasermonan ko na naman kayo ngayon tuloy. So every time na mahihingi sa akin advice, isisend ko na lang yung link ng video na to. If na-offend kita, I am sorry. I'm just trying to help. If isa ka dun sa mga nakachat ko o mga nag-message sa akin, hindi kita pinangalanan. And again, nasa sa inyo yan kung susundin nyo o paniniwalaan nyo ako. Pero bilang isang kuya nyo sa filmmaking, lahat yan sana baunin nyo habang nakikipagsapalaran kayo sa field na to. Again, this has been Ryan Adenshal and thank you so much for being here. If nagustuhan nyo itong video na to at yung iba ko pang mga videos, pa-subscribe naman. I-click mo lang yan. Yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong video. And mga kapatid, meron na nga pala tayong bagong Facebook page. Ayan, na i-flash ko na lang dito. And sana i-like and follow nyo yan para mas lalong maging interactive itong experience natin dito sa filmmaking. Mas matulungan ko pa kayo or magkaroon tayo ng communication with each other. Sana i-like and follow nyo yung FB page na yan. And once again, thank you so much and see you in the next video.